Wakan mo ang aking kamay at tayong dalaw'y maghahasip ng kaligayahan. Bitawan mong unang salita, ako ay handa na tumapak sa lupa. Tapos na po, tatlo na lang available dito, na-reserve na po yung dalawa, yung lot 1 and lot 6. So yung 3 tsaka lot 2, lot 3, 4, 5 ang available pa. So umpisa daw po dito ng mohon. Yan yung katugon nito, mahaba ano. Nasaan na yung saan mami yung ay ayun, mahaba ito mami ano, ilang meters yan? Lampas 20 yan, mahaba. Estimated ko dyan ay mga 23 siguro, 25. So ito yung available pa mula dito hanggang dun, malapit dun sa may ano. So mahaba pa yung frontage nito. At ito po yung salvage zone. So ito po yung libreng lupa na kung tapat mo ito, ito yung sakop mo. Ayan, kasi ang mohon nandito. So mahaba po yung salvage zone niya. Possible po nasa halos 20 meters din yung salvage zone na halos, dahil tapat mo, free na rin niya na halos. Ayan. Po siya. Malawak din naman po yung shoreline dyan. Lot 3 po yun. May buyer po tayo. OFW from abroad po yan. Yan po sila. So nauwi pa lang, diretso po tumingin dito. So ito po yung land area ng lot 3. Kapantay naman po siya ng maraming nyog. Tapos pasok po sa sasakyan. Ayan, makikita nyo yung sasakyan. Ayan. So ito yung lot 4, yung karatig. Ayan. Ito yung lot 4. So halos po tabing kalsada, flatland na, buhanginan po yan. Hindi po lupa, halos buhanginan. Ayan. Tapos may source din ng kuryente at tubig po dito. Ayan. Napaka lawak po ng salvage zone niya. Ayan. Ibig sabihin, yung property po ay hindi nakakainan ng lupa kasi ang lawak ng salvage zone. So ito po yung lot 4, yan po yung mohon. Tapos dun mahaba po ang mga frontage nito dito. So ito yung lot 5. So maganda po itong pwesto ng lot 3 at 4. Pantayan po siya. Three, four, five na po ang na lang available. So itong pwesto natin ngayon, ito yung lot 5. Kasalukuyan pong nililinis pa lang.